Wuhoi, bago natin ituloy yung part 2 nitong episode natin ng Artist IRL, gusto ko munang i-announce na i-extend na natin ang season 1 ng The Wuhoi Podcast from planned na 25 episodes to 50 episodes. So, yung buong season 1 ay magsaspan ng isang buong taon, more or less. Tapos yun, eto na. Balik na tayo dun sa ating naputol na episode from last week. Welcome to the Wuhoi Podcast. Ang episode natin ngayon ay ang pagpapatuloy ng Artist IRL 2, Pursuing the Art of Filmmaking Part 2. Sa episode na to ay kasama pa rin natin si Direk John Luke Miraflor. And this time, ikukwento naman niya yung experience niya sa pag-direct and pag-produce ng kanyang mga passion projects like yung Limbo, Clairvoyant at iba pa. The Wuhoi Podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts and Amazon Music. Visit podcast.wuhoi.com for more info. Pero itong time na to, nasa Vival ka pa din. Tama ba? Or nasa Vival pa rin ako nito. Yung actually, halos kabuuan ng stay ko sa UP, sa Vival ako. Mm. Tapos na nag-pandemic kasi doon pa lang ako umalis ng Vival. Choice para, mo or parang layoff? Ganun. Hindi naman. Hindi, choice ko. Kasi parang sa Vival kasi, after ko kasi maging graphic artist, tapos noon naman na nag-aaral ako sa UP, parang tinry nila ako paggawa ng parang digital ad nila. So ito yung first ever digital ad na nagawa ko. And naging successful siya dahil kay Ma'am. Ayun yung title ng film. So medyo ano siya, medyo naging viral siya. Umabot ng 11 million views. Ang taas ng engagement, as in million din yung engagement. So if you have time, you can search sa YouTube. Sa YouTube. Okay, hanapin ko. Dahil kay Ma'am. So about siya sa Teacher's Day. About siya sa digital ad siya for Teacher's Day. So parang ito yung naging break ko sa Vival. Kaya ako nalipat ng multimedia. From creatives, from graphics, nalipat ako sa multimedia department. And doon, ginawa nila akong parang in-house director nila. Oh. So kada may mga digital ads na kailangan gawin, yun, ako yung nagdadirect ng video nila. And even yung mga documentaries nila, sa akin nila magawa. So yun, ito yung, kaya sinabi ko kanina na parang half-half. Yeah. Okay. So graphic artist ako, tapos naging multimedia artist slash director ng Vival. Dahil kay Ma'am na na-produce namin. So yun. Pero syempre, parang dumadaan yung times na parang, nakapag-shoot ako dito. Pero hindi naman talaga ito yung publishing siya, di ba? Educational company siya As parang hindi yun yung main nilang goal. Yeah. Hindi siya yung main. So parang gusto ko maka-experience ng legit na prod. Parang yun yung naiisip ko eh. So aso talaga naghanap ka na lang? Dito na Naghanap talaga pandemic. Pandemic siya. So parang feeling ko, ato na naman tayo. Pandemic. Tapos hanggang kailan ako sa Vival. So parang may existential crisis na naman ulit. Pero parang laging may parang ito na yung maximum ng ano. Yeah. Parang feeling pag naging routine na siya, parang nahihirapan ka na talaga. Tama. Parang ganun. Parang siguro I hate routine lang talaga. Na parang yun, nag-decide ako na parang sige mag-apply ako. And actually, since parang medyo medyo doubtful pa ako sa experience ko, kahit may mga na-produce na akong short films, di ba, tsaka educational materials, doubtful pa rin ako kasi parang hindi pa naman ako nakapasok sa digital prod eh. Di ba? So, may nakita akong job posting sa Summit Media pero videographer. So yun, napasa ako doon na parang sige, ito, kahit videographer lang ako sa legit na prod. Di ba? Pero sa surprise ko, tinawagan nila ako. Tapos parang minasabi sila na parang overqualified ako sa videographer. Kung gusto ko raw, itry ko yung creative producer. So parang as a creative producer, pinaliwanag sa akin na may hawak ang tao, may hawak basically ikaw yung magdadirect na mga magaling kang mag-light, magaling kang gumawa ng concept. So parang ako fudge from videographer to creative producer. Siyempre parang ginarab ko na siya, di ba? Tsaka yeah, totoo yan, yung parang minsan feeling mo parang ano ba talaga ako? Parang kaya ko ba talaga ito? Tapos parang nagugulat ka na mas mataas pa pala yung nakita ng mga tao sa'yo. Parang ganun. Yeah, parang tingin ko dyan, tawag dyan imposter syndrome. Oo, yun. Imposter syndrome. Parang feeling mo kulang ka pa rin. Parang di ko to kaya eh.
pero alam mo naman ang iniisip ko lang niyan na parang make or break. Sige, kung di ko kayanin, okay lang, at least experience ko, di ba? So, parang there's nothing to be feared, only to be understood sa buhay na to, di ba? Totoo. Kumbaga parang kung hindi ka naging successful sa bagay na 'yon, sa risk na 'yon, at least alam mo na yung standards nila, di ba? Mm-hmm. And pag nag-apply ka ulit, magagamit mo 'yun. Pwede ka lang try and try. Parang ito pa yung pinaniniwalaan ko eh. Gusto ko tong motto na to eh. Fake it until you make it. Okay, nakikita ko din yan. Ayan, di ba? Parang, kailangan mo bang parang, kasi parang yung mga ibang tao, parang nakikita nila yung pag tense ka, parang hindi ka sigurado sa sarili mo. Mas nakikita nila nawawala yung nila. Tama ba? Well, kailangan mong galingan mag-fake. Oo, kailangan. Kailangan hindi halata. Kailangan mong galingan mag-fake. Eh, kung hindi mo man galingan, hindi try again next time. Di ba? Pero so, magtutusin naman, parang andam, nagpatong-patong na din naman yung portfolio mo. Parang sa mga, syempre, from start, nakikita ko naman nun. Ayun nga, ang dami mo nang may papakita talaga eh. Hindi na talaga siya yung parang pinifake mo lang to. Parang meron kang prueba. Ganyan. Actually, yung sa likod ng Guhit at saka yung Limbo, na-produce ko siya nung nasa Bibala ko. Pero ito, pinagawa sa ito or ikaw talagang nag-ano nito? Speaking of, yun nga, ito na yung, nandito na tayo sa part na pag-usapan na natin yung mga short films na ginawa mo. Yeah. So, ano yung pinakauna mong nagawa na direct na short film? Okay, actually ang pinakauna ko hindi siya short film aside from Died Kay Mom. Short film pero digital ad siya, di ba? Yun yung unang-una kong na-publish. Ang first feature, meaning parang full length. Ang first feature ko is yung Sa Likod ng Guhit and documentary siya. And project siya sa UP, which is yung documentary class namin. So nag-pitch ako ng story na parang may mga kaibigan kasi ako from Bibal na mga illustrator. Parang si Sir Ramil nga yung gumawa ng recommendation letter ko. Nakakausap ko siya na parang napaprostrate siya na parang gusto niya i-pursue yung art niya. Kasi parang dati nung 90s, nasa peak siya eh. Sikat yung character niya, nanalo ng award yung character niya. Pero dahil nga nagkapamilya siya, naging mahirap yung buhay, kailangan niyang mag-iba ng focus, ng priority. So hindi niya na-sustain. Ngayon, gusto niya nang bumalik, hindi na kilala yung character niya. Hindi na ganun tanggap ng mga ngayon, taga-tangkilik ngayon. Kasi ngayon naging parang digital yung mga comments. Yeah, parang anime style nga. Ayun yung anime tsaka yung parang meme style. Yeah. Yung. Kung mapapanood mo yung documentary ko, lahat yun nandun. Nasasabi nila sa panahon kasi ngayon, parang anime na kasi yung Yun na yung standard naman. Yeah. May mga legendary tayong, meron din ako in-interview doon na legendary comic book artist na isa nakapasok sa Marvel. Pero for a short time na. Ay, wait. Parang kilala ko yan. Yung gumawa ng Wolverine ba? Tama ba? Ay, hindi. Iba yun. Sumikat yun eh. Mm-hmm. Itong iba to, parang yung mga in-interview ko, talaga nag-stay sila sa Pilipinas to do their own materials. So meron doon na parang napafrustrate siya kasi kahit anong ganda ng details niya, kahit anong pursue niya, iba na yung gusto ng mga tao ngayon. So if you want to watch it, sige, I'll upload it. Nakita ko yung teaser doon sa channel mo, pero baka wala yung full. Tsaka, ito pa, yung, kailan mo yung J Brothers? Yung kumata ng sana'y bigyan mo ng tansin. So, wait, siya? Hindi ko na mga 80s. Medyo luma. Okay, sikat silang banda, pero comic book artist sila. Hindi nila kayang i-sustain yung buhay nila using the comic book artist. Pagiging comic book artist nila. So, yun, mas pinili nila yung pagbabanda. Parang how frustrating it is na parang gusto mong kailangan mo talagang pumili na parang minsan bibitawan mo yung dream mo talaga in order to survive this harsh world, di ba? Parang actually hindi lang naman siya sa comic book siguro mas grabe lang sa comic book, pero even in paintings, di ba? Parang hindi naman lahat nakakaroon ng break, di ba? Totoo yun. Pati itong filmmaking, kung hindi kami nakapag-solicit hindi ako makagawa di ba? So hindi ako makaka-penetrate doon sa industry.
parang isa-isa lang yung conclusion ko dito eh, na art is for the privilege. Mm-hmm. Somehow, art is for the privilege. Either yun or starving artist ka, parang ganun. Yeah. So parang feeling ko lang na parang it's either you find a sustainable job na kayang magpunan ng pangangailangan mo araw-araw, o gawin mo yung art, mas magugutom ka. Unless kung mayaman ka, kaya mong gastusan yung mga paintings, mabili ka ng canvas dyan, di ba? Totoo. So, kasi parang nagiging hobby kapag meron kang backup na pera. Yan, di ba? So swerte na lang yung mga nakaka-break ng cycle, pero swerte siya. I mean ako yung taong hindi talaga, minsan hindi talent yung nagde-define eh, ng pagiging successful mo eh. Minsan swerte din eh. Oh, talaga. Naniniwala ko sa ganun na parang kailangan talaga may kahit konting swerte. Yeah. Actually, yun yung concept ng Limbo. Buti pinasok natin. Ayan. Okay, game. Ito napanood ko na to. Yeah. Yun yung concept ng Limbo. Na parang doesn't matter kung ano ugali mo, kung saan ka galing, pag swerte ka, swerte ka. Lahat ng potentials mo galing sa arsenal na nakuha mo from the beginning. And I guess na my point. Pero parang, for example, may character ako dito na parang, ano siya, hindi naman siya salbahing tao, pero malas lang siya. Malas siya. I mean, meron salbahing tao na swerte lang talaga. So, kasi yun yung parang pinag-compare mo siya dun sa isang scene doon, di ba? Parang walang bearing yung gagawin mo sa buhay. Sorry, hindi kasi ako religious na tao. Walang bearing. Basta ano lang, random yung buhay natin na parang minsan salbahe ka or minsan mayaman ka, siyayaman ka ulit kasi swerte ka. Mm-hmm. And yun yung nade-define ng outcome natin is yung luck. And that's Limbo. Parang gusto ko sabihin na parang yung harsh reality for me na lahat ng bagay, swerte yung nade-define. Na parang malaking factor yung swerte sa narrative ng tao. So itong Limbo, yung concept niya is personal ano mo siya na nararamdaman. So parang gusto mo siyang ipakita in a visual form. Yeah. Na actually nga pag pinanood kasi ako napanood ko. Sobrang okay nga niya na comparison na. Yeah, tama, saktong-sakto yung sinabi mo. Yun din yung naano ko. Parang yung isa wala naman siyang ginawa masama pero siya yung pinarusahan, parang ganoon. Tapos yung isa ay ano ba yan? Spoiler ba? And spoiler. Anyway, spoiler yun. Spoiler alert. Gusto ko lang itanong kasi itong Limbo, sa ano, sa nabotas nyo siya sinood, di ba? Nabotas Malabon. Nabotas Malabon, yan. So ano siya, parang meron kayong budget dito kahit konti or... Ayun. So ito yun. Kumbaga parang ito yung masasabi kong first true passion project ko. Mm-hmm. Kasi yung sa likod ng guhit naman, kailangan ko siyang gawin kasi ano eh, sa class ko to, di ba? Mm. Pero yung Limbo, yung parang, ito yung first passion project ko. So ginawa namin to na wala kaming pera. Pero since may alam na ako sa camera, meron akong gamit, and meron akong konting ilaw na na-invest ko doon sa UP class ko. Kasi di ba parang kailangan mo ng gamit para makapag-shoot ka, di ba? Unti-unti ako nakapag-invest ng gamit. Ito yung ginamit ko. So, yun. Dati di ba DSLR yung ginagamit natin? Uh-huh. For Limbo, ginamit ko is yung mirrorless camera ko, which is yung Sony. Okay, may tanong ako dyan. Anong ikaw as a director? Yeah. Dun sa DSLR or mirrorless? Kasi ano yan ngayon eh. Parang yung DSLR parang namamatay na doon yung paggamit na parang mirrorless na yung mas okay ngayon. Pero ako hindi ko pa rin alam kung ano. iPhone kasi ginagamit ko pang record. Actually, merong kayang gawin ang mirrorless na hindi kayang gawin ng DSLR. Pero yung DSLR, wala siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ng mirrorless. Kaya ang mirrorless kasi, sobrang compact niya na kasi di ba wala nang salamin eh. Di ba? Kumbaga parang kaya niya nang maging mas maliit hanggang kaya niya. Di ba? Like yung Sony cameras ngayon na parang sobrang liit na lang. Doon nag-start kasi ma-produce yung sitting ano, log profile. Aware ka naman sa log profile. Ang log profile, kapag nag-shoot ka ng raw, flat yung image mo, as in faded siya. Walang kulay. Parang titimplahan mo ng kulay na gusto. Yeah.
Ayun okay, kasi, okay, okay. Ang advantage ng log profile, kapag nag-color grading ka, mas mataas yung dynamic range, mas mahahatak mo yung kulay na gusto mo na hindi sasama yung ibang kulay. For example, kapag nag-shoot ka sa SLR, sa DSLR, di ba may kulay na yun? Pag tinasan mo yung color orange, sasama yung red, di ba? Kaya yung, kaya yung skin tone ng character mo o yung ng subject mo, madadamay. Mm-hmm. So parang may mga meme dati na parang, di ba, kapag Mexico, kulay. Kulay yung kailangan mo kung mainit. Kulay warm. Pati yung balat ng mga tao na nahalo, di ba? Mm-hmm. Sa ngayon, kapag nakalag profile ka or naka-flat profile ka, kaya mo i-tweak yun kasi parang raw na siya. Mm-hmm. Para sa photo, raw, di ba? Para, pero magkaibang, actually hindi tamang analogy yung raw. Kasi meron pang raw na video. Mm. Pero ano, ang main point dito is mas may flexibility ka sa pagkukulay. Kapag nakapag S-log profile ka or log profile. And makikita mo lang yon sa mirrorless ngayon. And tama ka na parang wala nang ganon nire-release sa DSLR ngayon. Kasi wala na. Nag-improve na yung technology natin na parang hindi na siya kailangan. Hindi mo na kailangan ng mirror na ibabounce yung image mo. Tapos ibabounce sa sensor. Diretso sensor na siya. Totoo. Kasi nung time natin sa UE, parang DSLR lang yung legit na pangkuha, hindi pwede. Yeah. Actually. Pero ngayon parang, ala, ba't parang bigla nakalimutan na yung DSLR? Pero kung, okay. Ano tawag dito? Ano ulit yung tawag doon? Nakalimutan ako. Yung pang-professional talaga na sa paggawa ng film. Ano tawag doon? Nakalimutan ko. Yung mga big cameras. Yung mga big cameras. Actually, you can do, ito yung kagandahan na habang gumaganda yung technology natin, parang lumiliit yung gap ng smaller camera tsaka big camera. Mm-hmm. Yeah. For me, parang halos unnoticeable na siya kapag depends sa size ng screen mo. Paano kasi, pag sa sinihan, ganun? Yun, makikita mo pa, madi-differentiate mo. Siyempre, yung mga $1 million na camera, makikita mo na mas sharper siya. Mm. Pero unnoticeable siya kapag ang screen mo isa sa TV ka na nanonood. Or kahit even sa big screen. Kasi 4K quality ng shot mo is okay na sa big screen eh. Mm-hmm. So kumbaga parang depende lang sa pagkukulay mo. For example, itong Limbo, sinut namin siya ng 4K. Mm-hmm. Tapos pinalabas siya sa big screen sa iba't ibang cinema. Like sa Australia, sa Japan, sa Gawad Alternatibo, sa CCP. And marami siyang naging official selection eh. And unnoticeable yung difference niya. Kasi nga, 4K quality is good enough sa panahon na to. So mostly yung kailangan pag nag-shoot ka talaga, 4K na. Yeah, kung talagang film, short film gagawin mo. Yes. I mean, makakatulong flexibility sa pose. For example, if you want to, meron kang shot, wider shot, then next frame mo parang konting punch in lang. So kapag 4K ang ginamit mo, you can punch in sa footage mo na hindi nababasag kasi 4K nga siya. Unlike pag 1080, pag pinunch mo siya, magiging 720 lang siya, di ba? So depende sa sa resolution. Pero yun nga, makakatulong kung 4K kasi nga festival ang target mo. So most likely sa big screen siya ipapalabas. Actually, yung camera ko ngayon, yung Lumix, it can shoot 6K na eh. So parang tingin ko, there's no reason na mag-shoot ka ng 1080 kung hindi siya sa social media. Oo, kasi sa mga vlogs lang. Yeah, kaya 1080 vlogs, lang. So yes, okay lang yun. I mean, pero kung physical... Pero kahit kasi ngayon di ba nung nagka-pandemic, parang naging standard na Netflix, ganyan. Parang yung gagawa ka ng film para sa Netflix, para sa ganito TFC, ganyan, Viva Max. Ganun yung Actually, sa Netflix, pero meron Netflix-approved camera. Mm. So, may mga mirrorless na rin na approved. Mm. Pero, yun, depende kasi sa Netflix eh. Misa pag sobrang ganda ng material mo, di ba parang sumikat. Kahit hindi siya original intended sa Netflix original, kukunin nila yun, di ba? Regardless na yun kahit anong camera ginamit ko, basta maganda yung material mo, sumikat siya. For example, yung mga film ngayon na indie film, na Filipino indie film na Netflix, na kinuha ng Netflix, hindi naman lahat yung Netflix approved camera eh. Pero since alam nila, bebenta.
kinukuha na nila. Ayun. Pero yun, if you will do a Netflix original na film, merong approved camera for that. Mm-hmm. Yeah. So you need to research na kung ano na yung mga yun. Okay, balik tayo dun sa Limbo. Okay. Kasi yun nga, nasabi mo na pinalabas siya sa iba-ibang bansa. Paano yung parang naging process mo sa ano, sa pag-submit ng ano, sa mga film festival? Okay. First kasi, ang nangyari dito, nung ginawa namin yung Limbo, talagang ang objective namin is isali siya sa iba't ibang festivals. So parang hindi na kami dalawang isip na maghanap ng festivals para pasahan. So merong isang site na para makikita mo lahat ng mga festivals na open. Then some of the festivals are may entry fee, some are free. Pero ang unang pinasahan namin is yung Gawad Alternatibo sa CCP. Kasabay siya sa Sinimalaya. Actually, ba nang, ano eh, mas matagal siya sa Sinimalaya. Pero magkahiwalay ba sila na competition or under? Yeah, magkahiwalay siya. Kasi ang Gawad Alternatibo, nandun na nga sa pangalan, Alternatibo. Alternative film. Meaning, yung film na parang hindi mo siya pwede ikwento ng pang mainstream. So yun. So sineseparate nila yun sa Sinimalaya. Kasi parang pang art house nga yung Gawad Alternatibo. Mm-hmm. Mas medyo parang pang mas malaking market yung Sinimalaya. Mm-hmm. So yung Limbo, pinasa namin siya sa Gawad Alternatibo and pinalad siya. So nakuha siya. Naging finalist siya. So parang lumakas yung loob namin. Sige, try natin ng ano, international naman. Yun. So merong site nga na parang pwede kang magpasa. Pero some of it may bayad, some of it wala. So kailangan lang magaling ka maghanap. Pero sinasali mo ba sila sa lahat? Or parang pumipili ka din ng tingin mo ito yung bagay na film fest para dito sa short film? May mga thematic na film festival eh. For example, horror. Pero ayun, mostly pumipili ako ng thematic no, sa Clairvoyant part na eh. Pesa sa Limbo kasi open ano siya eh, open genre. Mm-hmm. Pero yun, ang unang-unang tinitignan ko if Academy Award, Academy Accredited and BAFTA. Mm. Ibig sabihin, yung festival mo is A-lister festival siya. Meaning, accredited siya ng Academy, siya ng BAFTA. So yun, pinabasa mo muna yung description. Siyempre, ayaw mo naman mapunta yung film mo sa wala-wala lang. Diba? Mm-hmm. And yun, isa sa tinitingnan namin doon, yung credibility ng festival. Siyempre, ayaw mo naman mapunta yung film mo, lalo na pag may bayad, sa festival na wala lang. Papalabas na nila yung film mo, tapos wala na. So, parang ikaw pa yung nagbayad sa kanila. Baliktad din. Yun. And sa pagsasali sa mga festival, isa lang yung na-realize namin. Or actually, siguro, at least for me, na parang may film na gustong-gusto ng mga Pilipino pero ayaw ng ibang bansa. Pero merong film na ayaw ng mga Pilipino pero gusto ng mga ibang bansa. May example ka doon? Parang for example, itong Limbo, bukod sa Gawad Alternatibo, wala na siyang naging screening here sa Pilipinas. Mm. Pero sobrang dami niya naging screening sa ibang bansa. Na parang feeling ko, tingin ko hindi pa ready yung mga Pilipinas sa mga existential films. Mm. Kasi mostly ang hinahanap nila ay based doon sa observation ko lang naglilin towards sila sa drama. Sa ngayon, parang pumapatok yung LGBTQ+ na tema. And even yung tokhang na tema or yung something. Oo nga, parang sumikat yung ganyang genre sa ano. Kung baka parang timely. Pero minsan kasi nagagaskas na siya. Unlike sa mga European countries like Germany, like UK, na parang siguro wala kasi sila masyadong iniisip first world problem. Mas gusto nila existential films. Na parang film na parang nagtatake lang philosophy, nagtatake lang idealism, yung mga ganung bagay. So parang makikita mo na iba talaga yung hilig ng mga Pilipino. Which is hindi naman masama pero kailangan mo lang i-pinpoint sa next na projects if gusto mong maging filmmaker. So ito na nga yung since nabanggit mo na din yung Clairvoyant, yun yung recent na na-release mo na ano, di ba? Mm. Na film. May tanong lang ako bago natin ipag-usapan yung Clairvoyant. Yes. Yung pangalan nung parang production? A Brilliant Jerk. Yeah. Ikaw ang nag-found. Yung parang nag-found. Ako nag-found dun. Actually, yung Brilliant Jerk, kasi parang meron akong film na pinalabas. School project pa rin to. Mm. UP.
Pero ang mga kasama kong mga taga-Bibal, may mga kaibigan na sinamahan ako. So, parang nainganyo sila dahil nga sa success ng ano, success ng dahil kay ma'am, nainganyo sila na parang panood naman kami ng film mo sa UP. Kasi pabalita namin meron. Isa na ganito title eh. Kasi love story siya about closure. Tapos, ayaw ko naman, okay lang, sige, panoodin nyo. Total, pinasa ko siya as school project. So, kung gusto nyo i-judge, i-judge nyo na lang. So, parang nag-held na parang ano, social night, pero about sa, ano lang, movie watching lang. Tapos, part ng social night na yun is mag-talk ako about film. So, parang, part ng segment, papalabas ko yung sana ganito. Tapos, tinanong ako, pinapunta yung group namin na taga-Bibal, composed of Bibal people. Tapos, tinanong kami kung ano yung pangalan ng team namin. Eh, wala akong maisip noon. Eh, naalala ko lang, sa Netflix, para meron silang parang protocol na parang we don't like brilliant jerks. Meaning, brilliant nga, pero... parang may mga, meron silang ganun eh. Parang ano nila, parang ang tawag sa ganun, manifesto. Parang we don't like that kind of people. So, naisip ko, sige, brilliant jerks nila. So, doon nagbungin. Parang pa-joke lang siya. Yeah, parang pa-joke lang. So, yun, doon nag-start yung brilliant jerk hanggang sa nagkaroon kami ng Limbo. Nagkaroon kami ng Sa Likod ng Guhit. Nagkaroon kami ng Clairvoyant. And may mga ibang projects pa kami na documentaries, pero outside client. Pero ito na yung Clairvoyant, which is... nanalo siya ng best cinematography sa Gawad Alternatibo. Ayun. Yeah. And best ano siya? Actually yun, hindi mo pala yung ano, best experimental. Pero yun, yung Clairvoyant nanalo siya ng best cinematography sa Gawad Alternatibo. This ano lang, recent cinema lahi lang. Noong 2022, August yata no? August. So sinimalaya siya. Part siya na sinimalaya. Pwede part niya pa gawad siya, pero part siya na sinimalaya. Yun yung parang nalilito ko. Sige ko parang. Yeah, actually, dalawa siyang... Pero sige, let's call it Gawad Alternatibo nilang. Okay, Gawad Alternatibo, under siya na sinimalaya this time. Under siya na CCP. Na branch na isang parang isang branch event ng Cinemalaya. Gulo yun, no? Pero, okay. Kasi sabi ko, hanapin ko nga yung ano, yung short film, yung kong listahan. Sinahanap ko sa Cinemalaya, hindi ko makita. Wala siya. Sa Gawad Alternatibo. Nung pinanood ko siya, yan nga, inano ko. Saan yung location niyo doon? Malabon siya shoot. And we shot this during pandemic na rin, kalagitnaan, bago ako umalis ng Bibal. So yan, sa Malabon siya. Merong ancestral house doon sira-sira. So naisip namin na, kasi original plan namin, lumang bahay lang talaga. Pero hindi facade. Ang balak nga namin sa Clairvoyant, hindi siya single frame. Pero habang pinag-uusapan namin yung story, naisip namin na maganda to yung single frame. Actually, may tanong ako dun sa Clairvoyant nung pinanood ko siya. Okay. Alam ko na parang hindi ko siya kailangang panoorin na ito talaga yung as is na makikita mo. Kasi nga, representation siya, di ba? Parang, yes. Hindi siya yung parang situational siya na related sa pandemic. Na yung Clairvoyant kasi, di ba, is parang masasabi mo ba siyang parang horror yung team niya? For me, you can put it sa category ng psychological thriller. Psychological horror rather. The inspiration behind this is about mental health awareness. Yun, parang sa atin sa Pilipinas, we need to admit it na especially sa provinces, there is little to no information about yung mga illness na ganun. So yung mga tao naglilean towards sila sa explanation na mas madali para sa kanila intindihin, which is supernatural stuff. Na parang, pag nakakita ko ng multo, iisipin ko na may third eye ako. Na, ano yan? Yung ignorance. For me, ang pinakakalaban sa pelikula is yung ignorance. Ignorance sa sakit, ignorance sa nararamdaman ng bata. And yun, mas mahirap siya ngayon dahil nag-pandemic. Mas lalo hindi na na-overshadow yung fact na meron tayong nag-exist na ganung problema. Na parang sa film, makikita natin na parang sinasabi ng tatay na parang i-harness mo yan, kailangan mo yan. Ayun yung gift natin na wala yung nanay mo, di ba? Pero ayun nga, nasabi ko kanina, the wolf, kaya na-decide kami na single frame lang or sinabi ko na single frame lang ang kailangan namin. Kasi yung clairvoyant or yung buong film na nakikita natin,
projection siya ng memory or random pass ni Angela na nagsasuffer siya ng schizophrenia sa sarili. So parang yung nakikita natin imagery, lahat yun construct nilang, kinonstruct nilang lahat. Kinat, pati yung tatay niya, pati yung nanay niya, kinonstruct na lang dahil sa sakit niya. Pati yung image na nakikita niya. Na parang may mga montage doon na, may mga montage doon na parang, di ba parang random image. Image so may Latin kang nilalagay. Yeah. Kasi nga parang, again, di naman sa anti-religion ako, pero parang we're relying too much doon sa mga supernatural na bagay or sa religious stuff. Na parang nawawala yung logic sa ano. Nawawala yung logic sa mga bagay-bagay. Kaya parang gusto kong ang pinaka main objective ko sa clairvoyant is pakita sa mga tao. And hindi ko sasabing accurate yun ha, na ganyan na schizophrenia. Pero visual representation siya na magulo, di ba? Na magulo na we can't explain kung ano yung nararamdaman nila. Kasi totoo naman, there's no way for us to explain it kasi wala tayo sa lugar na yun. Diba? So para siyang ano, para siyang expression in ano, visual form, parang ganun. Yeah. Hindi siya yung parang, hindi ito yung eksena na talagang nangyayari sa totoong buhay. Yeah, hindi siya. So yeah, parang you can take it as something na parang abstract painting na parang feeling mo wala siyang form, wala siyang ano, pero yun, for me, you can take it like an abstract painting na parang wala siyang form and ikaw bahala gumawa ng sarili mong meaning. Oh, kasi ako nakagawa ako ng ano, conclusion dun sa dulong part. Yeah. So I'm interested. Sige, ako na magtatanong. Ano okay. Nakabantuloy ako kasi mamaya sobrang layo nung pinag-isip. Okay. Di, okay lang naman. Di ba, ito yung good thing about film. Parang the director or the production has its meaning, di ba? Doon sa film na yun. Pero once na nirelease niya na yan, sa tao na yan eh. Mm-hmm. And you can create your own meaning. You can create your own perception or interpretation, di ba? Pero ikaw as the director, parang ano nararamdaman mo pag yung may nagsabing ganyan? Ganito pala yung ano. Parang, actually, ayun. Mas na-appreciate mo pa yun. Parang pag may iba yung nakita nila sa film mo. Yeah, parang yeah. Iba yung interpretation nila. Actually, mas masaya nga ako kapag meron sila ibang interpretation other than my interpretation. Kasi parang feeling ko, lumalawak na yung definition ng film for me. Lumalawak na yung definition ng clairvoyant for me. Hindi na siya ganun. Kumbaga, nagiging entirely different film na siya. Which is for me, mas na-excite ako ulit siya panoorin. Kasi iba na yung meaning. Kasi magkakaroon ng meaning. Ang gato, kaya pala naisip na yan. Blah, blah, blah. So kaya ayoko rin sabihin na, ayoko rin ilimit yung sarili ko na parang ito yung meaning niya. Ito yung meaning niya. Kasi parang everyone has its own interpretation sa makikita nila. And for me, that's good. Na parang masaya ako na iba yung naiisip nila. Actually kasi, pinanood ko many times, mga 3 or 4 times kaya itong pinanood. Tapos tinatry kong i-analyze kung yung una ko bang panood, ganun ba talaga yung meaning nun or ano. Tapos pinapanood ko din kay Jack. Tapos parang iba rin yung ano niya, sinasabi sa akin ganito yung meaning niya sa ending. Okay. Tapos parang ako, iniisip ko, syempre kung ikaw as a viewer, tapos di ba nga sabi mo parang hindi ka religious. Yeah, yeah. Tapos kapag ang nanood nito is someone na madaling maniwala sa mga sabi-sabi, something supernatural, ganyan. Makikita nila yung movie mo na about siya sa multo, about siya sa may nagpapakita kay doon sa bata. Parang yun talaga yung dahilan kung bakit siya umiiyak, ganyan. Tapos parang, di ba, may times na parang okay pa si yung tatay. Tapos may times na parang nagmumukhang evil na siya, ganyan. Tapos biglang babalik sa scene na parang normal na tatay siya. Tapos yung isa pa doon, yung nanay naman, si Suprado. Siya naman yung parang parang sa kanilang tatlo, parang siya yung pinaka detached. Ano ba sabi mo? Parang bukod doon, parang siya yung pinaka basic, parang ganoon, yung parang kung ano nakikita niyo na yun, parang ganoon, parang ang bilis niyang matakot kasi hindi niya maintindihan yung asawa niya at yung anak niya, parang ganoon. So parang yung tatlong characters na yun. Tapos syempre, di ba, hindi nagsasalita yung bata.
Yeah. So parang ako, tapos yung ending, yung sinasabi ko, yung sa ending part, inisip ko kung victims ba sila naman ng COVID. Yun lang yung part dun na parang hindi ako sure kung yun nga ba yun or kasi di ba yung parang open-ended din siya. Yeah. Well, if you see it like that, and maybe it's like that, di ba? Yun nga yung parang... Ayun nga, parang hindi ko ito take away sa'yo yung siya na yan. And interesting kasi that's the first time na marinig ko interpretation ng ganyan. Mm-hmm. Iba talagang entirely about multo lang talaga eh. Parang, yan, actually COVID, may COVID elements, pero yung victim ng COVID, that's the first time I've heard that. So, interesting, di ba? Medyo. Pero ano ba yun? Parang, hindi kasi ito feeling ko, ito, sabi mo sa akin kung mali ako or ano. I said for me, sige, for me. Kung ako tatanungin okay, sige. Yung definition mo. Mm-hmm. For me, I don't intend it like that. Mm-hmm. Parang hindi ko gusto palabasin na biktima sila ng COVID. Mm-hmm. The way I intend to show it is na parang still trapped pa rin si Angela sa mundo na yun, na kinonstruct niya. Mm-hmm. Sa very very tight space na yun, na trap pa rin siya doon kasi nga it's hard to fight if you have no fighting chance, di ba? Mm. Na wala nakikinig sa'yo, na parang ikaw na mismo yung na-construct sa... Kaya nakikita mo yung continuity error ng mga bagay-bagay. Oo, wala. Na nag-iiba-iba sila ng location. Kasi like our memories, di ba, hindi siya reliable eh. Mm-hmm. Ano siya, what do you call this? Parang hindi siya pwede pagkatiwalaan. Kasi, ano tawag doon sa ano? May tawag niya parang... Unreliable narrator. Parang ganun. Yes, si Angela, isa siya sa trope na yon na unreliable narrator. Na parang, actually, ito nga, yung buong mundo ng clairvoyant, kinonstruct na lang yun dahil sa sakit niya. Diba? Mm. Maybe nakikita niya sa tatay niya na ganun siya. Maybe parang yung pahawak-hawak sa kanyang tatay niya. But you can think of it na merong sexual, may sexual factor, di ba? Pero yun, since wala nang sure sa mundo ng isang taong may schizophrenia, gusto kong palabasin na walang sure, walang continuity sa mga bagay-bagay. Na siya mismo parang hindi na siya sure kung alin yung totoo sa nakikita. Sure kung alin totoo o hindi. Even yung colored part, di ba? Yung colored part. So parang ito yung colored part, kaya siya in-isolate na colored siya. Kasi ito lang yung gusto niya. Pero it doesn't mean ito yung totoo. Mm-hmm. Na magkakasama sila, maayos. Pero hindi mo siya masasabi na totoo. And the way I place the montage, kung mapapansin mo lang, if you will rewatch the film, yung montage na yon hindi siya random. Mm-hmm. Yung montage na yon, yun yung mga frames ng next na mangyayari. Tinatry ko ngayon yung ipopost ko ganyan. Ang bilis nga na. So yun, magulat and yung yung Latin is Our Father ba yun? Yeah. Our Father siya. So yun, yung montage doon is a preview of what's to come sa next frame natin. So parang gusto kong bigyan ng, parang gusto kong ma-engage din yung mga viewers na meron din silang clairvoyant na kapangyarihan. Mm-hmm. Parang pag pinanood mo, alam mo na yung next na mangyayari. Kasi nga, share mo yung experience na nararamdaman ni Angela. Mm-hmm. At least for me, that's my intention sa film. Pero if there's other intention, other interpretation, yun, mas maganda, di ba? Mas lumalawak yung mundo ng clairvoyant. I think yung doon sa COVID, part lang kasi parang yung last shot na pumasok na lang sa bahay as in parang dilapidated na. Yeah. Parang wala nang bang nakatira dito, parang is it just memory din. Yeah. For me gusto ko palabasin doon na ruin lang eh. Diba? That's a good thing about filmmaking, parang minsan nilagay mo lang dyan na wala lang pero ay pala may meaning sa iba. Mm-hmm. That's good. Tsaka ang ganda nung location din. Ay, thank you. Pero parang sinabi mo na wala na yun ngayon. Yeah, oo. Kusan kayo nag-shoot? Actually, last na daan namin do is last week and sinasira na siya. Siguro dahil sa bagyo din. Mm-hmm. Yun. So, hindi ko nga alam na may ganun pang yung parang structure na bahay na parang sa second floor yung living room. Initial talaga yun. No? Kasi di ba parang dati sa hayop, di ba? Anti-hayop yun eh. Mm-hmm. Parang di makapasok yung mga baboyera mo sa bahay. Yun, sa Malabon kasi maraming ancestral house. Sobrang dami. And yung
yung location na yon katabing-katabi na ng bahay ng production manager ko sa film dito na. So parang nung nag-scout kami sa location, nakita namin, ito bakit to? Dito pwede. Tapos marami, wala na doon nakatira doon. Buti nakausap namin yung caretaker. So ginawa namin, hindi na siya pwedeng upuan eh. I mean, sinasira na talaga siya eh. Pero nagkaroon kami ng konting reconstruction ng facade para na tumayo siya yung yung stairs. So may mga ginawa lang kaming ano doon, parang refurbishing. So yung ano nun, di ba? Parang yung structure niya, one, yung parang single frame, tapos abandoned dulo, pinakita yung kabilang side. Ano yun? Magkakatabing bahay yun? Hindi. Ayun yung mismo bahay niya. Oh, yung may gate. Yeah. Parang may gate. Paliban lang yung sa visage ni Angela, na parang diba nakatayo siya sa parang ugat-ugat na ano. Yun yung katabing bahay na abandoned din. Oh, okay. Tapos okay. Papasok ka doon, sobrang tagal na walang pumapasok doon. Nakikita mo na yung mga ugat-ugat. Oh, yun nga yun yung napansin. May isa pa pala akong ano doon, eto, dadagdag ko lang. Kasi feeling ko nga, ayun, tama pala, isa, ito yung sinabi mo sa Clairvoyant. Sabi ko, ano, kasi sa pinanood namin yan, sa third time na panood ko, kasama ko si Jake, tapos parang sabi ko, hindi ba parang tayo yung ano, clairvoyant? Kasi sa atin nakatingin sila. Sa atin sila nakatingin. Parang isa pang aspect yun na parang, ano yan, yung directly sa atin siya nakatingin. Parang ina-address niya tayo na nandito tayo. Kahit na viewers lang tayo. Ganun. Yes. Actually, one of my intention is somehow breaking the fourth wall. Parang the dad and Angela is seeing us as the viewer. Pero yung nanay, hindi niya tayo makita. Di ba? Hindi siya part ng may kapangyarihan. Di ba? So parang somehow, I want to have a fourth wall breaking sa part na yun. Pero ayokong medyo gawing maladeadful siya na parang so sasatal lang siya. And doon na siya nakakatakot actually kasi parang anytime pwedeng ano kasi nga feeling mo nakikita kanila. Doon yun yung parang horror part niya. Okay. So parang tayo yung ano eh for me parang tayo yung enabler. Tayo rin naman nade-decide na parang bakit hindi to napapansin, bakit diyan. So parang somehow we're the suspect and the victim, parang ganun. Anyway, diba? Parang yeah, somehow may tapping sa fourth wall. That's what I intended to do. And sana napalabas naman ng maigi. Okay, siya. Ito, may dagdag akong ano, question sa clairvoyance. Paano kayo nagkumuha ng talagang mga actors and actresses na ano talaga yung kilala sa indie? Ah, okay. First, yung bata muna. Di ba, napakagaling niya umacting. As in, kung itatapat mo siya sa ibang age eh, iba siya eh, iba yung acting niya eh. Si Jewel naging actress ko siya sa Bibal dati sa mga digital ads namin. And nakitaan ko siya ng potential. Parang ang galing tong batang to ah. Parang one snap kaya niya umiyak. One snap kaya niya tumawa. So parang feeling ko magagamit ko to. So ito naman siguro yung ano advantage na nakuha ko sa mga production ko dati. Alam ko na ngayon kung sino yung magaling at alam ko sino yung okay lang meh. Yun. So si Jewel, since nakapabuild ako sa kanya ng magandang relasyon bilang director and actress, child actor, so alam niya na okay yung magtrabaho, so tinanggap niya yung project. Actually, wala kaming budget for her. Sige, sabihin ko na, pero hindi, ano, sorry, pero pagtitipid to, I mean, 10,000 lang ang binayaran namin sa kanya. Ay, 10,000. Tama, 10,000. Actually, less than 10,000 ata. Nakalimutan yun eh. Pero talagang kailangan namin ng artista and wala kaming budget. Kasi nga, this film is, wala naman kaming bigating sponsor for this eh. Malito lang sa hotel, sa Midori Hotel sa Pampanga. Pero hindi naman din ganun kalaki yung binigay nila. So parang we need to tighten our resources. Budget. Tapos sa mga resources na kailangan namin. So yun. And ang dapat na tatay namin dito is si Suleiman Cruz. Kung kilala mo si Suleiman Cruz. Okay. Pero medyo matanda na siya. Yeah, actually yun din yung ano, pero gusto ko kasi yung pagiging ano niya, parang wala siyang pakialam. Magiging parang sabi mga malademonyo, di ba? Parang gusto ko yung transition eh from walang pakialam to ganun. Pero ang nangyari is sa Romania siya to shoot a film na nanalo recently.
sa Venice. So hindi namin siya nakuha. So yun, sinadya siya, bakit hindi si Richard Kwan? Kasi Richard Kwan, medyo marami na rin siyang ano, na actingan na teleserye, pelikula. Mm. And, pero ang galing nga, no, kasi madalas yung mga role niya parang yung mabait. Parang mas mababait na roles yung mga nabibigay sa kanya. Pero actually sa Darna, kasalbahay siya ngayon. Ay, hindi ko pa nawapan. Nandun siya. Sa Darna siya. Then si Sue, talagang handpick namin si Sue. Mm. Talaga yung gusto namin. Sakto yung ano, si Sue Prado. Sakto yung role niya. Mm. Actually, lahat sila, ano eh, for me, at least for me, mm. parang tingin ko na perform nila yung role na maigi. Mm, totoo. Kaya parang happy ako sa naging result. Kahit alam mo medyo tight yung budget. Yeah. Pero ano naman, worth it naman siya sa dulo kasi eto, tama ba sa na nakapag-travel ka sa ano, sa Korea? Yes. Para dito sa film na to. Yes. Actually yun. One of the largest genre film festival sa mundo, yung ano, BIFAN or yung Butchon International Fantastic Film Festival. Mm. So parang annual siya. Tapos lahat ng mga genre films, horror, thriller, doon pinapalabas. Buong mundo ah. Mm. So good thing nasama siya sa selection and nagkaroon kami ng opportunity na mag-travel. Alam ko ang Philippine entry is dalawa lang eh. Yung reroute ni John Arcelias tsaka ito, Clairvoyant. Kaya medyo ano, medyo parang siniwerte, kumbaga parang first take namin sa genre film and naging successful siya. Mm-hmm. Tapos, yun, na-screen din siya sa Diwa Film Festival sa Seattle. Pero Filipino Film Festival naman siya. Hindi siya global. Mm-hmm. Pero sa Seattle siya pinalabas. And ngayon, this October, papalabas siya sa Jakarta Film Week. Nice. Yun. Kaso baka hindi lang pumunta kasi magastos. Pero pag mga ganito, pag invited kayo, kasali kayo, yeah, pinaprovide ba nila yung travel or meron ba silang yan? Depende sa festival. For Butchon International Film, Fantastic Film Festival, yung BIFAN, may accommodation kami. Mm. Pero walang airfare. So ginawa namin ngayon, sumulat kami sa FDCP. Tapos parang binigyan nila kami ng ano, na parang ng travel allowance and flight. Sila nagbayad ng flight namin. Ano ulit yung FDCP? FDCP. Film Development Council of the Philippines. Oh, it's nag-grant sila minsan. Yeah, nag-grant sila ng ano. Pero minsan director lang yung ginagrant nila. Pero okay lang, malaking tulong naman din. So, nung time na to, ikaw lang yung nakapunta? Or actually, dapat tatlo kami, production manager namin. Mm. And hindi pinayagan sa work yung production manager. So kami dalawa ni Mads, yung producer, mm, and writer na Clairvoyant. So kami dalawa nagbutyon noong September. August ba? Nakalimutan ko. August last year. Ayan, August. Hindi, this year lang yan. This year lang. This year lang lahat yun. This year lang yung ano, Korea. Nakalimutan ko lang. Parang ang tagal na nung nakita ko sa Facebook. Hindi, this year lang yan. Pero sobrang bagal lang ng panahon ngayon. Sobrang bagal ng panahon ngayon. Pero this year lang yan. Recent lang yun, yung Korea. Recent lang yan. Hmm. Kasi parang nakikita ko na, or yung mga posters yung nakikita ko nung bandang starting year na to. Hindi, kasi marami rin siya film festival na pinasukan. Bukod dun sa Korea, nag-cinemarihi yun siya. Nationwide naman na yun na film festival sa lahat ng region sa Pilipinas. So, napili yun siya. Baka yun yung poster na nakita mo. Yun yata yung nakita ko. Yun nga, di ba since gusto mo makapasok dun nga sa industry talaga. Nagtatry ba kayong magpasa sa ano? Alam ko matatapos lang nung ano eh, nung submission nung Cinemalaya 2023 ba? Tama ba? Nakikita ko yung poster niya. Cinemalaya. Nagtatry ka bang ano, yung mag-submit ng pitch ganyan? Actually, ang target ko kasi ngayon or ang target namin is International Film Festival talaga. Mm. Although na hindi kami close sa Cinemalaya, hindi kami sarado doon. Mm-hmm. Pero parang ano eh, for me mas nagkakaroon ako ng ano, para mas masaya ako na kasi ito Filipino film, sobrang daming Filipino film. Mm-hmm. And yung mga Filipino film na yun,
maraming Filipino audience ang nag-enjoy doon, di ba? Maraming Filipino audience ang nagse-celebrate doon. Pero parang gusto ko kasing one of my dream is magkaroon ng signature yung Filipino film sa ibang bansa. Kasi actually wala pa tayong masyadong identity eh. Mm-hmm. So for me, parang mas target ko yung International Film Festival kasi para mas yun yung paraan for me na para mas makapag-produce ako ng legacy ko. Mm-hmm. Na parang eto, sobrang daming Filipino films, sobrang saturated na pinapalabas sa Pilipinas. Pero hindi ganun kadami yung mga Filipino film na nag-excel sa ibang bansa. Sa ibang bansa, oo. So for me, ang gusto ko maging legacy ko is makapag-contribute sa definition kung ano yung Filipino film. Pag sinabing Filipino film, ano siya? More than sa poverty porn, more than sa social issue, more than sa sex cinema. Parang gusto kong ipakita ko ano pa ibang Filipino film, what we can offer, ano pa yung pwede natin offer. Kung tutusin nga, no, parang nandun na lang, minsan nandun na lang, parang nasasanay na nga yung tao. Ganitong klaseng pelikula lang yung Pinay na pelikula na pwedeng gawin. Parang nagkakaroon ng ganung ano. Yeah. Pero actually, it's not a bad thing kasi kung filmmaker ka, ang ikikwento mo kung ano yung nangyayari sa pinakamalapit na nangyayari sa'yo, di ba? Mm. And poverty is everywhere, di ba? I mean, hindi masama kung habang buhay tayo magkaroon ng poverty porn kung hindi talaga umaayos yung buhay natin as Pilipino, di ba? I mean, wala akong beef sa mga filmmakers na gumagawa ng poverty porn. Mm. Kasi they're doing that kasi ayun yung nakikita na lang reality natin, okay, di ba? Okay. If that will be the signature of a Filipino film, so be it. Kasi yun talaga yun eh. Yun yung reality ng pagiging Pilipino eh. Pero siguro ang gusto ko lang is magpakita pa tayo ng ibang putahe na hindi lang yun, na parang we can do existential films din, na we can do philosophical films din, na we can do experimental films din, na malayo doon sa traditional na pinapakita natin sa ibang bansa. Totoo. Lang, ano. Tsaka hindi rin yung ano, masyadong mainstream naman. Yeah. Mm. Pero may bala ka na nagumawa ng full length na ano, na film na ano tawag dito, na scripted. Paanong scripted? I mean, kumbaga as in ano siya yung script. Kasi di ba nakagawa ka na ng full length na documentary? Yeah. So this time narrative. Narrative. Ayun. Actually, yeah, actually we're working out may work out kami ngayong materials. Short film siya, pero part siya ng kabuuan ng isang feature length. So itong short film na shoot namin ngayon, hopefully first quarter ng next year ma-shoot namin siya. And part nga siya ng isang malaking pelikula. So parang installment, gagawin namin siya installment eh. Parang habang gumagawa kayo ng short film, nagkakaroon ng material yung feature length namin, yung full length namin, if you get what I mean. Medyo, wait lang. Parang kay isang segment ba ito nung full length? Isang segment, lang, pero stand-alone siya. Okay. Stand-alone siya, pero magiging part siya nung full length. Magiging part siya eventually. Or yung universe nitong short film na gagawin nyo is part nung full. Parang ganun. Hindi, parang ano, story siya doon sa feature length namin. Yung short film na gagawin, story siya. Yan. Okay. Gets. So, yun. Ngayon, storyboarding process na kami and hopefully, ma-shoot namin siya ng early January siguro, February ng next year. This time ba, mas madali na? Masabi mo, mas madali nang gumawa ng pelikula. I mean, habang tumatagal kasi sa habang dumadami yung experience mo eh. Mm-hmm. Whether it is advertising or sa passion project mo, tingin ko nagiging mas padali siya in a way na parang mas nawawala yung takot mo. Mm-hmm. Na parang, ayun, ginawa ko na to dati eh. Diba? Parang, ba't pa ako matatakot ngayon? So parang, mas confident ka na mag-decide. Dati kasi ang problema ko as director, napaka indecisive ko. Mm. Parang dapat ba ganyan? Baka hindi ko ito magustuhan ng mga tao. Dapat ganito na lang. Pero ngayon parang habang tumatagal ka, mas wala ka ng pake. Diba? Gagawin mo na yung ano. Yeah, magagawin mo na yung gusto mo. At the same time, syempre isipin mo din na may kailangan ka i-please, which is the audience. Or kung may brand ka na kailangan i-please, may client ka na kailangan i-please. Pero on top of that,
parang alam mo na yung gagawin mo, kaya mo na siyang i-tweak. Parang kaya mong mag-meet halfway na. Kasi nga, mas may experience ka na, mas may confidence ka na. Na parang, sige, I can do my art at the same time, ma-please yung mga dapat ma-please. You can meet halfway. You can balance it na. So, to answer your question, mas madali siya. Kasi, nag-garnered ka na ng experience. Yung mga failures mo, yung mga success mo, alam mo na kung saan siya dapat ilagay. So, saan mag-i-improve? Saan yung mga namali ka dati? Naayusin mo na ngayon? Yan. Exactly. Parang ganun. Okay, okay. Ito. Sa last question ko na, eventually ba pipili ka lang dun sa pagiging filmmaker and yung sa advertising and yung kung may iba ka pang ano, goals na gustong ano, in the future? Pipili ka lang ba dun or tatry mo siyang pagsabay-sabay? Yan lang yung final question. Okay. Ang end goal ko talaga is mag full-time ng prod sa hindi sa advertising, sa film production talaga. That's my end goal. Makaproduce ng pelikula, ng narrative film, and sana dumating yung time na kaya ko nang iwanan yung advertising. Yun. Pero yun, ang end goal ko talaga is mag full-time prod, mag film prod talaga. Eventually, aalis ako sa advertising. Kasi advertising is, yeah, art siya eh. Meron kang art eh. Pero iba klaseng art siya. Iba yung discipline niya. Which is, hindi to yung gusto kong discipline. Parang, you have to please the client, you have to please the viewers. Kailangan mo malaman yung psychologically research siya. Ano yung nag-hook sa mga audience mo na palit na yung attention span ngayon dahil sa pagiging busy ng mundo, di ba? So ibang discipline itong ano, itong shorter version ng video, and ibang discipline itong longer form, which is yung film. So for me, ang end goal ko talaga is yung film. So hopefully, dumating yung time na kaya ko na iwanan tong advertising and mag-produce na ng film. Actually, inaabangan ko yan. Baka soon, may mapapanood na akong ano. Ngayon kasi parang hirap din manood. Parang, kahit digital tayo, di ba? Parang mas magandang manood dun sa akong film festival. Attend ka talaga nung show. Ayan. So yun, thank you sa pag-guest dito sa The Wuhoi Podcast. Kasi naisip talaga kita na ko isa to sa ano, sa kailangan mag-guest ko kasi alam ko maraming ma-share, maraming ma-impart na knowledge and wisdom. Thank you. Ayun, meron ka bang gustong i-promote ayun sa social media or mga projects, yung mga kung saan nila pwedeng mapanood yung mga short films mo, ganyan? Ayan, yeah, so far ang active na film naman namin is Clairvoyant. So if you have friends from Jakarta, Indonesia, so ipapalabas yung Clairvoyant ng October 14 sa Taman Ismail Marzuki Kina Forum, and part siya ng Global Shorts Official. So if you have time, mga Filipino friends dyan, pwede nyo puntahan yung film. And papalabas din siya sa video.com sa, alam ko, exclusive sa Indonesia lang to eh. Ang 13 to 31 ng October 2022. So, if may time kayo, pwede nyo silipin yung Clairvoyant doon. And for the next screening naman is sa November 10 to 27, papalabas yung Clairvoyant sa Berlin Interfilm. So, if may friends like from Berlin na nakikinig, ayun, you can watch. May bayad siguro, pero hindi ko lang alam kung magkano. Saan kanila pwedeng i-follow yung... Okay, pero you can see Brilliant Jerk sa Facebook ng Brilliant Jerk Production. And yun, yung logo niya is yung itim na may bulb. And sa social media ko, search for Luke Miraflor lang sa Instagram. And I guess yun lang. Hindi naman ako masyadong social media person. Okay, okay. Ako medyo social media. Ewan ko. Thank you ulit, Luke, sa pag-guest. Ayun. So, ayun. Sa mga nakikinig, please follow this podcast on your favorite podcast apps. At rate nyo ng 5 stars kung masaya kayo sa napakinggan nyo. I-follow nyo na din ang The Wuhoi page on Facebook para update kayo sa mga bago kong original content. Subscribe na din kayo sa The Wuhoi channel on YouTube para naman sa mga bagong episode ng The Domingo Fam Show, Up Close Macau Trails, at Wuhoi Takbo.
Linbo tayo. Follow me on Kumu Instagram and TikTok at Chikoy Wuhoy for more content. At kung may gusto kayo sabihin to ko sa episode na to, tag nyo ako sa Twitter at Chikoy Wuhoy with the hashtag #TheWuhoyPodcast. Or pwede din naman dinechan nyo akong contact and just email me sa chikoy@wuhoy.com. New episodes of The Wuhoy Podcast is available every Wednesday at 3 p.m. So yun, thank you and bye-bye. Bye-bye. Thank you, thank you. Thank you, Chikoy.